Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. This is Coach Eman. For today's video, ay magtuturo ako about Scandinavian defense pero sa white tayo. Paano talunin ng Scandinavian defense? Isa lang to sa mga ano, sa mga tips, mga tricks paano labanan tong Scandinavian. So maraming iba pa, may mga pang GM level pa, pero dahil nagsisimula pa lang tayo, edi muha muna tayo ng mga tricky. Yung madadali. Okay, so let's start. So, mag-i-start ka ng E4. Yan, mag-i-E4 ka. Tapos, ang Scandinavian kasi, D5 siya. So, D5, yan. Binabakbak agad yung E4 pawn. Gera agad. So, kakainin mo yan. Tapos, queen takes. Dito, maraming tira ang white. Pwede ka mag-C4, pwede ka mag-D4. Pero sa video na to, tuturo natin yung pinaka most common is knight c3. Tapos sa knight c3, may threat tayo nakainin yung queen niya sa d5. So titira siya ng ano? Most common move is queen d5, a5. Yan. Yung queen a5, kahit i-check sa engine, talagang ano yan eh. Talagang tama yan. Kahit sa book tama yan. Ngayon, pagka nag-aral ka ng libro tsaka engine din, pwede mo i-check. Best move is D4, pwedeng mag-D4. Pero try muna natin, yan D4 yan ha. Try muna nating mag-knight F3. Yan, new variation. Okay, pagka knight F3, pwede ka nilang tirahan ng bishop G4. Pinning agad yung knight sa queen. Nakapin yung knight, hindi makakaalis, sorry. So hindi makakaalis tong knight dito. So, ang gagawin ng white is magtitira lang ng h3. So, pagtira dyan ng h3, na-atake na yung bishop niya. Yan. Na-atake na yan. So, ang gagawin niya, kakainin niya yan ngayon. Queen takes f3. So, itong queen f3 may threat dun sa B7, may threat sa F7, tapos kung may bishop C4 ka, may threat sa F7. Ngayon naman, para ma-prevent yan, titira lang siya ng knight C6. So, na-prevent na yung kain dun sa B7. Knight C6. Tira ng knight C6, titira lang ng, ano, bishop B5. Nakapin na yung hari ngayon. Ngayon, pagtira ng bishop b5, tumira lang siya ng queen b6. At may malupit na tinira yung white dito na hindi mo iisipin na tama. Pero tama talaga siya. Kasi tumira siya ng knight d5. So pagka yan, biglang kinain yung ano dito, yung bishop. Ayun. Plus queen. Okay? So, after knight d5, tumira lang ng queen a5. At pagtira ng queen a5, may malupit na tinira ang white. Umaati ka buong d4. Tapos dito, nag-resign na yung black. Kasi, kapag siya, kumain dito, merong knight takes doon. And then, kapag kumain naman siya ng queen, merong knight. Halimbawa, kumain ganyan, wala na rin. Merong knight. Hindi siya makapunta dito, merong bishop. Hindi siya makapunta doon, merong ano, bishop pa rin. Dito, merong knight. Dito, merong bishop at merong queen. So, trap na po yung ating kalaban na queen dyan. So, isa lang po yan. So, sa second, okay, mag-home tayo. New game ulit. So, sa second example ko, ito naman, kakaiba naman to. Pero, pwede nyo rin subukan. Ayan, nag-D5. Yan yung ginawa natin kanina, no? So, ulitin ko lang. Nasa mode doon na pala ako. Malupit, tumira ng knight F3. Pinapakain yung pawn sa E4. So, syempre, kung
matitempi yung black, kakainin niya yan. Aaralin niyo yung mga ganyan kasi possible na talagang gawin ng black yan. Kasi kapag yan, hindi kinain, matatranspose yan sa French kapag nag-E6 lang yung black. Pwedeng matranspose sa Caro-Kann kapag nag-C6 yung black. So, ngayon, kinain niya. Isa yan sa mga possible way na pwedeng gawin ng black. So, titira ka lang ng Knight G5. So, dito, may dalawang pwedeng pang-depensa. Pwede yung Bishop F5, pwede yung Knight F6 para maprotektahan yung pawn sa E4. So, kapag nag-Knight G5, sa first mode ko, subukan natin mag-play ng Knight F6. So, nag-play tayo ng Knight F6. D3. Namigay na ng isa, magbibigay pa ulit. Grabe. Kinain. Sino ba naman ang tatanggi? Pag hindi ka prepared dito, pwede kang pumasok talaga sa linya ng white. So, Bishop takes. Tapos, may isa pang normal na tira yung ano dito, yung black. Na, syempre, gusto niyang paalisin yung knight sa G5 by playing H6. At dito na, nagkagulo ang buhay ng black. So, makikita nyo, for 5 seconds, popost ko, syempre, kung yung iba hindi pa nila nakikita, pwede nyong hanapin. Tingin natin na 5 seconds para mahanap nyo yung tamang sagot. Okay, time's up. So, kapag 8-6, ang best move is Knight takes F7. Meron threat na kainin ng queen at kainin ng rook. Kung umalis ang queen, kain yung rook niya. Pag umalis yung rook, kain yung queen niya. So, yung king is na force na kumain. And then, merong discovered check na Bishop G6. Kailangan niyang kainin. Tapos, queen takes D8. Panalo na po. Hindi naman siya sa nag-resign, pero madali na itong laruin sa puti para manalo. So, balik tayo. Sabi ko sa inyo dyan kanina sa posisyon na yan, may dalawang pandepensa. Nauna na yung Knight F6, sinabi ko na yun. Pangalawa is Bishop F5. Yan, Bishop F5. So, gagawin natin yung Bishop F5. Paano naman kapag ka Bishop F5? Sabi dito sa notes ko, Knight C3 daw. Okay. Ngayong nag-Knight C3, bumalik lang sa Knight F6. Tapos, dinagdagan lang yung pressure by playing Queen E2. Tapos, tumira ng Queen D4. So, grabe ka-activate na yung pyesa ng black dito. Lamang na siya ng isang pawn, tapos activated pa yung pyesa niya. So, ang ginawa lang ng white is Queen B5 check. Threatening nakainin yung pawn sa B7 kasi meron check sa king ngayon sa B5. Nung nag-check siya ng Queen B5, double attack. And then, para maharangan, Bishop D7. Queen takes. And then, Bishop C6. Parang kulong yung queen. Pero meron check dito, ano? Pero may balik lang. So, itong queen, hindi pwede dito. Hindi pwede dito. Hindi pwede dyan. Hindi pwede dito. Dito lang kung gusto nyo matras. Pero ang tinira dito ng white is Bishop B5. Sa Bishop B5 na yan, napwersa yung black na tumira ng Queen D7. Nauubo ko. Okay. Queen D7. So, pagkatira ng Queen D7,
kinain lang. Natake. Pag kinain ng knight, halimbawa ito, nag-knight takes, kain yung rook doon. Ang maling tinira ng black is kumain dito, tapos na checkmate doon. So, isa yan. Sa another example, kung paano labanan ng Scandinavian defense. So, meron pa tayong isa. Ngayon, kung umabot ka na sa part na to ng video, huwag mo kalimutang mag-like at mag-subscribe na sa channel ko. Umabot ka na dito eh. Last na. Meron pa tayong isa. Okay, for the last. Nag-E4, D5. Kumain. Kumain. Knight C3. Balik tayo sa main line. Ano yung main line? Queen A5. Oh. Kanina, sinabi ko sa inyo na pwedeng mag-knight F3. Pwedeng mag-knight F3 dito. Pero, sa main line talaga, D4 yan. So, tirahang main line na tayo. So, knight F6. Knight F3. Okay. Anong nawala? E4, D5. E takes D5. Queen takes D5. Knight C3, Queen A5. D4, Knight F6. Sinong titira? Okay. C6. O yan. Yan talaga yung pinaka-normal moves. Tapos nag-knight E5. Bishop F5. Yan. Kahit pang analysis, pang engine, talagang ganyan yung tira. Nalito lang ako kasi may nadoble sa sulat ko. So, inisip ko lang ng ilan segundo kung ano yung mga sequence na nangyari. Kaya, magtataka kayo kanina. Natigilan ako. Okay, Bishop F5. Kapag ka Bishop F5 niya, ito yung last move, di ba? Ito yung last move, Bishop F5. Merong kakagad atake dyan by playing this move. Binomba agad ng G4. So, pagka G4, lumayo Bishop G6, bomba ulit ng H4. So, kung magde-develop lang siya ng normal, Knight BD7. Itira lang ng Knight C4. Pagka Knight C4 dito, Queen C7. Ina-atake kasi yung Queen. Tapos, H5, Bishop E4. Kaya kanina, nagtataka kayo, pwede namang mag H5, pero yung nag-knight C4 muna siya. Kasi meron namang square ng Bishop E4. Wala ding mangyayari masyado. Ngayon, nag-Bishop E4, ang gagawin, Knight takes E4. So, meron tayong advance. Naka-advance tayo. Tapos, nag-iisa lang yung pyesa niya umaatake yung knight sa E4. So, atakayin din natin yan, Queen F3. Yan, sa Queen F3 na yan, syempre, lalayo yan. Although, pwede siya dumipensa kung magmamatigas siya para may atake din siya dito. Pero, mas pinili niya na lang umatras. So, ayan na, nag-knight E6, sabay tira ng Bishop F4. Dito, safe lang yung king. Itong king na to safe lang kasi pwede siyang mag-castling dyan mamaya. So, kapag tira ng Bishop F4, bumaba lang sa C8 at tinuloy yung plano na tumira ng G5. So, sa pagtira ng G5, nakikita nyo, ipit na dito yung Scandinavian defense, tumira ng D5. Knight D5, matras Bishop G3, and then E6. So, walang ibang develop, kundi yung mga minor pieces lang. Ito nga, hindi pa to develop tong bishop dito eh. Yung bishop na yun, hindi pa nga develop yan eh, kasi lalabas pa lang yun eh. So, ito pa lang yung may activity, pero pilipit. Ayan. Nagka-bishop G3, E6. Binanatan agad ng G6. Pag G6, kinain. Kinain.
kinain. Grabe, pinakain yung sa H1. So, sure ka nang dito ako magkakasel. May threat naman siyang bawiin yan. Pero ang ginawa muna, kumain. Tapos ng King E7. Queen takes H1. So, eto, idea lang naman to sa opening na pwede nyo gawin na meron kayong strategy. Kasi, halimbawa kasi pag ako nagtuturo ng mga estudyante ko, coach, paano yung gagawin? Kasi madali naman i-search yung opening kung may cellphone ka, mag-engine ka, matutulungan ka ng engine. Kaso nga lang, problema, paano siya itutuloy ng middle kung meron kang idea? Yan ang naman ang naitutulong ko. Na, ang pinaka-idea kasi dito kung magtuturo ako, di ba? Tulad ngayon, nagtuturo nga ako. Knight E5, may G4. Na pwede mong subukan na gamitin sa mga kalaban mo. Kailangan dito practice para may experience ka. G4 yan. Kasi minsan, yung mga ganyan tirang G4, hindi mo alam kung matitira yan o ng engine o hindi. Pero may mga taong tumitira niya. Salamat sa mga nanood. Hanggang dito na lang. So, muli. Kung bago pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like ng video na to at mag-subscribe sa channel ko. This is Coach Eman. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam. Ayos na yun, di ba?